sino yung makakuha ng one, siya unang sasagot. Pero kailangan kontrahin ng kabila. No. Halika na yan. Pepay, kayong taga-dukot dito ngayong araw dito. Na ito. O, ready? Pag sinabi kung ko, ha? Ay! Wala pa! Ay! Wala pa! Wala pa! Okay. Ano labas ang kamay. Ready? Pepay and Tommy, go! Ano ba yan? Dos you na deserve naman. It, girl. Okay. Tami, Rian, kayo number one, ha? Ito ang tanong nyo. Oo, hindi. Siyempre, may bakit yan. Nauuhaw din ba ang isda? Let's go. Oy, sagot! Well, oo. Nauuhaw din ang isda. Nauuhaw din ang isda? Oo, siyempre. Aba? Paano magkakalakas yun sa katawan kung hindi siya nauuhaw? Okay, diba? Bakit? Palagay mo. Wala lang, naisip ko lang yun. Kasi kapag pumunta ka sa palengke, diba kapag pumunta ka sa palengke tapos bumili ka ng isda, yung iba mataba, yung iba maninipis lang. So, okay. Ibig sabihin na uuhaw din yung isda kasi nagda-diet sila kasi yung dagat, maalat yan. Maraming water retention, kaya ayaw nilang tumaba ng ganun, diba? Kaya ayaw nila uminom, so nauuhaw sila. Ibig sabihin, Pepa, kayo ni Heart ay sa hindi. Ay, hindi talaga. Ako, sinasabi ko, hindi nauuhaw kailanman ng isda kasi wala pa akong narinig na isdang dumighay. Diba? Oh. At saka ako, pakiramdam ko na hindi nauuhaw ang isda kasi nandyan lang yung tubig eh. Kumbaga, normal na yun sa kanila eh. Kaya, hindi na big deal ba? Diba? Parang yung buong mundo nila, tubig. Alam na tubig din yung inumin nila. Kaya mahilig sila sa mga plants, mga vegetarian sila. Am I right? Or am I right? Pepay, kukutrain kita. Dumidigay din ang isda. Paano yung nagkakababbles? Di, umuutot. Di dumidigay. Umuutot. Umuutot, dumudumi, pero hindi dumidigay. Hindi, pero yung isda kasi, kailangan niya din magpigil. Kaya siya nauuhaw kasi... Kung inom sila ng inom, wala nang tubig yung dagat. Dear, umiihi ba ang isda? Diba, lang? So, yung sabihin, solid lang yung mga kinakain. Umiinom ang isda. Hindi. Ito. Kung umiinom ang isda, bakit kailangan pa natin gumawa ng isdang sinabawan kung may sarili na siyang tubig sa loob? Yeah, isa pa! Diba? Isa pa! Isa pa! Diba? Isa pa! Diba sa daming isda sa dagat, paano, Diyos ko, kung umiinom yung isda, ikakalangoy, napapagod sila din, naubos na yung dagat, naubos totoo, na yung tubig. Totoo! Diyos ko, sa dami ng isda! Hindi, pero yung tanong nga, kung nauuhaw, hindi kung umiinom, nauuhaw sila. Hindi. Kasi nahihirapan nga sila na hindi pwedeng uminom kasi nga mauubos. Hindi, ang isda lumalangoy lang kasi ang nauuhaw yung tumatakbo, di ba? Yes. Kung ikaw ay naging isda, Pepay, anong isda ka kaya? Malamang isdang bato. Bakit? Yung kahit tawasin mo, hindi nawawala yung langsa eh. Ikaw naman, Tommy, anong isda ka? Tulingan. Pangako pa lang, pwede nang isigang to eh. Okay. Chochay, anong pulso ng ating audience? Team Gorgeous na tayo, ha? Mga kapitbahay, para sa Team Gorgeous, pak or chak! Okay, para naman sa Team Fabulous, pak o chak? Parang pareho lang. Ikaw naman nakakuha ng one, okay. Etong tanong nyo, kapag ang bading ba ay nagka-amnesia, nakakalimutan din man yung bading siya? I give the floor to you, dear. It's your turn, shine. Ako, sa tingin ko hindi. Kasi ang mga nakakalimutan naman ng mga taong nagkaka-amnesia, yung mga bagay-bagay na ginawa nila nung mga mula sa una hanggang sa paglaki nila. Pero ang pagkatao mo, hindi mo nakakalimutan eh. Yun, yun. Ba, seryoso, ha? Seryoso, ha? Oh, seryoso, seryoso yung sagot, ha? Okay, tingnan natin ang sagot ni Rian at ni Tommy. Siyempre, pag nagka-amnesia ka, nagigising ka saan? Sa ospital, wala kang suot, di ba? Tapos, yung makikita mo lang, titingin ka lang sa baba. Malalaman. Yun lang. Yung kasi bading, walang suot at titingin lang sa baba? Ano yan? Kasi kita niya. Baka impyerno yung nasa baba. Nalalaki na siya. Para maalala mo kung ano yung kasarian mo. So, tapos wala kang suot, di ba? Pag nasa hospital. Niya, tapos pag ba... Ayoko na pala. Tuloy, Rian, okay. Ayoko. Oo, nakakalimutan nila. Minsan halika, na wala pa kami siya eh. Nakalimutan nila. Hindi nila nakakalimutan yun. Hindi nila yun. Nakakalimutan yun. Dahil nga, meron nga akong mga kilala na bata pa lang, baby pa lang, alam niya na nabading siya. Totoo. Nilalagay niya yung t-shirt niya sa ulo niya kasi kala niya buhok yun at wala naman ang tutulong sa kanya. Kumbaga, yun talaga kung sino siya sa puso niya, ang pagkatao niya. Kaya hindi nila nakakalimutan kung sino talaga sila, not the name. Siguro yung pangalan nakalimutan ba nila? Totoo. Pero yung pagkatao nila, hindi talaga. Talaga. Dahil pinanganak silang ganun. Tsaka,
Tsaka unang-una, ang puso binigay yon, yes. Hindi ginawa yon. Yes. Kaya hindi mo makakalimutan kung ano man yung mga nararamdaman mo doon. Tayo, di ba? Normal tayo. Gusto natin magpakalalaki pero hindi natin nagagawa kasi labag yun sa atin. So siguro ganun din naman pag nagka-amnesia tayo. Pati nga. Seryoso. Naku, nagigigil talaga. Kasi nararamdaman ng tao kapag unconscious. Wag. Pag nanonood ka ng TV kasi, di ba, pagka unconscious ka, yung unang mulat mo, parang laging anghel yung nasa harapan mo, eh yung una niya makikita yung nurse na madalas babae. So, yun yung makikita niya na parang, wow, nakaka-in-love. Ay, nasa heaven na siguro. Loko, darling! Sinasabi ko sa'yo, hindi lahat ng nurse magaganda. Kaya hindi lahat ng nurse anghel. Pero pag bagong gising ka, posible. Pag bagong gising ka, tapos ano, parang nagkaroon ka palang ng amnesia, posible. Hindi, kasi ito ah, bibigyan kita ng sitwasyon. Ako, nagka-amnesia. Tapos yan, ang bubungad sa akin, anghel yan. Kaka-amnesia yon. Anghel yan? Yung ibang ang ano, bading eh, wala pang silang amnesia, nakakalimutan na nila eh. Oo. Hindi, alam ko ang amnesia ng bading, nakakalimutan ng bayad. Oh, yun lang talaga. Kaya marami sa amin nasasaksak minsan eh. Buti na lang ako hindi saksak, batok lang. Okay. Chuchay, ano ang pulso? Oh, mga kapitbahay, ano na tayo? Team Fabulous, Pak o Chak? Iba naman yung sinisigaw nyo sa nilalabas nyo, eh. Sa Team Gorgeous, Pak or Chak! Talo kayo! Oh, hindi pa tayo tapos, ha? This round goes to Team Fabulous. Tabla silang 1-1-2-2-2. Okay, next question. Kahit hindi Pasko o Christmas season, Pepe Heart, si Santa Claus ba eh busy pa rin o hindi? Kahit hindi Pasko, busy pa rin ba si Santa Claus? Oo. Kayo o hindi? Una. Hindi. Ang sagot ay oo. Busy pa rin? Yes, of course. Okay. Kasi syempre, pag meron kang pinaghahandaan na isang bagay, pinaplano mo yan, nililista mo yan, kung ilan ba ang kailangan, distribution ba, kung ano unahin mo, kung Pilipinas ba, United States of America. Syempre, madami yan. Pag Christmas season, yun na ang paggawaan ng factory ba? Nandun na yung mga, ano, mga elves, cheme. Yeah. Totoo. So, saka, sila, for big season like that, pinaghahandaan yan. Totoo. Hindi pwede yung bara-bara na lang. Kasi biruin mo, isa lang si Santa Claus. Yes. Marami siyang batang re-regaluhan at hindi lang Pilipinas ang re-regaluhan niya. Buong mundo. Yes. Kaya nga nag-a-apply ako sa kanya minsan ni Tagabalot lang, ayaw niya. Ayaw hindi ko siya makita-kita talaga. Okay, busy ba si Santa Claus pag hindi Pasko? Siyempre hindi. Hindi siya busy. Kasi December lang naman ang Christmas. Correct. Eh yung trabaho ni Santa Claus, siya yung taga-deliver ng mga gifts. Yung trabaho ng elves, buti na rin ang galing sa inyo yung elves. Yung trabaho ng mga elves, sila yung nag-wrap ng gifts, tapos hinahanda nila yan para sa mga bata. Kaya nga marami yung mga elves. Doon sa factory ni Santa Claus. Hindi, sandali lang. Pepay, si Santa Claus nagdi-deliver? O malaman kung hindi December, nagtatrabaho pa rin yan, hindi mo lang alam kung saan ang delivery na isa ano. Isa pa, dear. Hindi naman trabaho ni Santa Claus yun eh. Ang pagmamahal ay hindi dapat trabaho. Totoo. Yun ay from the heart. So, it doesn't have a season. It's all year round. Kaya nga, kapag may ginagawa ka na mahal mo, hindi trabaho yun, kaya hindi siya busy. Sabi mo kanina trabaho, ngayon hindi. 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 Busy siya. Busy siya, hindi dahil sa nagtatrabaho siya. Yes. Busy siya dahil nagsishare siya ng mga blessings yes, niya. Yes, at iniisip niya. Okay. Ako, sa tingin ko, nagbe-breakfast in bed lang naman si Santa Claus kasi nandun si Mrs. Claus pinagluluto. Okay. Kaya nga malaki siya eh. Chuchay, ano ang balita? Ano nga, para sa Team Fabulous, Paco Chak! Okay. Yeah, number one. Eh. Baba na. Para sa Team Gorgeous, Pak o Chak. Minibilang ni Tami. Okay. Nabilang ko yung Pak 60, yung Chak ano lang 9 lang. Panalo kami. Okay, ayos sa judges natin, nanalo ay Team Fab.